Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play, at ngayon po ay ipagpapatuloy po natin yung part 2 po ano, ng ating weekly update sa mga top trending stocks. So by the way, so this is a big picture analysis po. So pag-usapan natin dito is weekly chart and monthly chart. So by the way, don't forget to subscribe to our channel and pakipress na rin po si notification bell para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. Okay, so let's start po. So ayan. So medyo busy tayo ngayon eh, at maraming mga kaganapan dito sa bahay. So let's start with BSC. Okay. So palagi itong trending eh, di ba? Si BSC. Ayan. So mag-update tayo rito kay BSC. Okay. So let's start with monthly chart. Monthly. Yan, para mas kita natin ano. Ayan. Okay. So syempre, ayan, so tignan natin dito sa Heiken Ashi candle muna ano. So based dito, si BSC is still bullish pa naman ano, 'di ba? So walang wick sa may baba. Okay. So siya ay still bullish pa naman dito sa monthly chart, no? Tapos ibalik natin sa may normal candle. Okay. So based dito, still bullish pa rin naman, pero kung papansinin natin, medyo mahaba na yung wick sa may taas, no? So sign up ano yan? Selling pressure or rejection. Ah, di ba? Oh, ayan. So based dito kay BSC, edi hanapin natin yung kanyang resistance, no? Ayan, so medyo nabubulol pa. Okay. So saan yung resistance ni BSC? So sa part na to, eto na hit. Di ba na hit to, guys? So na hit na to. Si 0.55 no, or 56, 0.56. And siya ay nag-pull back na right now. So very obvious naman. So based dito, okay. Oh, ayan. So series of touches din dito, guys. Diba? So mag-adjust tayo na konti. Oh, ayan. 0.46 no. Ayan. Second resistance 'yan. Series of touches. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So since naka-monthly chart tayo, hindi pa po ito tapos, no? Ayan. So hintayin pa natin hanggang 31 ano? Ng December. Ayan, kasi December pa rin naman. Tapos yung support natin dito kay BSC is saan? So base dito, okay, saan? It's possible dito. Okay, so malapit dyan, guys. 0.4, no? So we have here series of touches. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan, 0.4, ano? Yung first support natin dito kay BSC. O dyan, malapit dyan, guys. Tapos, sa moving average. So, let's start with 50.
So 50 tapos 100. Okay. Still intact pa naman din ano. So ayan. Tapos 200. Ah, di ba? So we have here. Ayan. So 150 tapos 200. So almost nag-overlap lang si ano no. Si 50 sa kasi 200 day moving average. Tapos eh sa cloud natin. So dito kay cloud pataas eh. Yan, kasi nga bullish, di ba? So pares naman pataas si upper cloud and lower cloud. Tapos i-check din natin sa ating mga indicators. Okay. So base dito. Oh, ayan. So dito naman sa ating RSI. Okay, so dito meron ng resistance eh. Ah, di ba? So almost na hit na, guys. Based dito sa monthly chart. So we have series of touches ano. So 1 2 3 4 5 and 6. So tignan po natin kung siya ay makakapanik pa hanggang dito sa may taas no, sa may 90 or 91. Oh, ayan. Tapos so kay MACD naman, guys. Okay. So nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line, tapos crossover. And kay histogram, siya ay nag-print out na ng higher high, 'di ba? So we have here November, tapos ayan December, no? So sana ma-sustain. Tapos sa volume, ayan, so grabe to, no? Talagang bullish siya. So we have here super huge, no? 'Di ba? Ayun, no. Super haba, guys. Bullish. Ayan, pero nakakatakot pagka ganun kasi walang pullback eh. Eh sa weekly chart. So tignan po natin dito sa weekly chart. Sa weekly chart, let's check. Okay. So same lang tayo ng mga support and resistance, no? So, same lang din sa monthly chart and sa weekly chart. So i-try po natin na tignan sa moving average. So let's start with 50. Okay, 50, tapos 100, tapos 200. Okay, so nagko-converge naman ano. O, diba? So si 50 day is pa-flip na pataas. Ayan, so nagko-converge na, guys, no? Ayan. Tapos kay cloud, so i-check po natin kay cloud. Okay, so base dito is still bullish pa rin ano, kasi pataas si upper and lower cloud. Ayan. Tapos so sa ating mga indicators, let's start with RSI. Okay, so base dito nag push through siya ulit ano, pataas. So expect natin pullback to no, kasi fresh ano siya eh. Fresh. Hindi ba? So fresh ano siya. Breakout or upside rally. Ayan. Hindi ba? So pero tignan pa rin natin kung siya itataas. Pero pagka kasi ganyan na, ayan, so medyo risky na pagka ganyan na. Tapos dito naman kay MACD, still siya ay higher high, right? Tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. So based dito kay MACD, si BSC is still bullish pa naman, no? So tignan po natin this week kung siya ay magpiprint out na ng lower high. Ayan, tapos sa volume, edi parehas lang din, ano? Ayan, so wala pa tayong pullback dito sa volume natin. Ayan. Tapos isunod po natin si ano, si Now. So dito naman kay Now,
Okay. So wait lang po. At ayan. At medyo naglo-load, no? Ayan. So punta po tayo sa monthly chart. Okay, so check po natin dito, no? So base dito. Okay, sa monthly chart. Ayan. Tapos itweak natin yung candle, gawin natin Heiken Ashi, ano? So base dito is ayan. Still bullish pa naman, ano? Kasi walang wick sa may baba, eh. Walang wick, walang wick, walang wick, walang wick. Ah, di ba? So, let's go back sa thermal candle. So, dito naman, sa ating normal candle, so meron ba tayong resistance and support? Okay. So, check po natin dito, no? So, base dito, okay. Ito sa possible, dito na yung resistance niya, eh. Sa 7, eh, di ba? Okay, around here. Diyan, malapit dyan, guys, no? Sa may 7 or 6.75. Basta malapit dito, guys. Ayan, sa may area na yan, ano? Ayan. So, tingnan po natin kung siya ay magre-retest, no? Ayan, sa may 7, malapit dun, guys. Tapos, yung support. So, support natin is here. Okay, around here. Support, ano? Ayan, no? Sa 4.1 pesos. So, we have here series of touches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Diba? So, tignan natin. Ayan. Tapos, so, sa ano natin, sa moving average, so, i-check po natin, ano? So, 50, okay. Ayun na, support. Diba? Tapos, 100. 100. Tapos, 200. Okay. So, still intact pa naman din, ano? Diba? Ayan. Tapos, so, sa ating cloud, okay, so medyo makapal pa rin to, eh. Diba, baka mahirapang makapanik. Super kapal ng cloud. Kasi pagka makapal, ayan, so mahirap basagin yan, no? Ayan. So, tingnan po natin kasi naka-monthly chart nga tayo, eh. Tapos, dito naman, kay RSI, okay, so medyo ano naman siya, pa-uptrend naman. Pero tingnan natin kung meron tayong resistance. So, meron ba? Meron? Wala. So, base dito, parang ito yung resistance niya. Okay, sa part na to, no? Diba? So, we have here, series of touches. Diyan. Tapos, yung support is malapit dito. Okay, around here. Diba? So, tingnan po natin kung makakapanik dito sa may resistance, no? Ayan. Tapos, so, kay MACD naman, higher highs pa rin sa histograms, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line. So, based dito kay MACD, si now is bullish pa naman, ano? Ayan. And as well sa ating Heiken Ashi candle. Diba? Tapos sa volume, sa so meron mang demand. Okay, so possible mag-print out to ng higher high, no? So, diba? So, tingnan po natin kung siya ay magbe-breakout dito. Diyan. Tapos, i-check po natin sa weekly chart. So, dito sa weekly chart, okay. So, tignan po natin kay Heiken Ashi. So, base dito is still bullish pa naman. Diba?
So yun nga lang, medyo may wick sa may baba eh. Ayun no. 'Di ba? So tingnan po natin kung tataas pa 'yan, no. Ayan. Tapos so dito parang meron tayong resistance sa may 5 pesos ano. Ah, 'di ba? Okay, around here sa 5 pesos. So tingnan po natin kung magbe-breakout diyan. Ayan, sa may weekly chart natin. Tapos i-tweak natin, gawin nating normal candle. Ah, 'di ba? So we have here series of touches din, ano? So may 5 pesos. 1 2 3 and 4. So tingnan po natin bukas kung siya ay magbe-breakout, no? Diyan. Tapos so what's next? So syempre si moving average. So tingnan po natin kay 50. Okay, tapos 100. Okay, so possible crossover ito, no? Kay 50 and 100. And what about kay 200? So dito kay 200, ayan, so medyo malayo pa naman, ano? Hindi ba? Ayan. So nagko-converge na, no guys? Di ba? Ayan, no? So pa-flip na rin sila papataas. Ayan. Tapos, so sa ating cloud, let's check it out. So base dito, sideways kasi eh, di ba? Lower high. So we have high, lower high, no? So that's why si cloud is flat sa may baba, tapos pababa si upper cloud. Ayan, so tingnan po natin kung mayroon siyang progress this week, no? This coming week. Tapos KRSI, so siya ay nasa overbought area na ulit. Okay. So looking bullish pa rin 'to na pag ganyan. So tingnan po natin. Ayan. So dito naman kay MACD, so parang nagda-diverge, no? Okay, si MACD line at signal line. Pero kay histogram, still siya ay lower highs kasi. Ayan, so dapat nag-print out na to ng higher high kung siya ay magbe-break out, no? Sa ating resistance. Ngayon. So next po natin, oops, wait lang. So sa volume pa pala, so dito possible nga na siya ay mag-breakout eh. 'Di ba? So retest din to. Ayan, ano? So tingnan po natin kung siya ay magpi-print out ng higher high dito. Ayan. Tapos so we have here BSC, tapos now NX natin si Fruit. Okay. So i-check natin 'to, no? Ayan, kasi trending siya. Ayan. So bali dito sa monthly chart, baka marami dito ano, no? Part na hindi natin makita kasi ka-start pa lang niya. So tingnan po natin sa Heiken Ashi candle sa monthly chart. So based dito si Fruit is still bullish. 'Di ba? So walang wick sa may baba. So we have 1 and 2. Okay? Tapos, yede syempre. Okay, so balik tayo sa may normal candle. Tapos i-check po natin dito. So siya ay nasa resistance pa rin, ano? So possible siya ay mag-break out. 'Di ba? So sa part na 'to, siya ay make and break or break, no? Okay, so pwede siya mag-break out and pwede rin siya ay mag-pull back. Diyan. So tingnan po natin kasi nga tayo ay nasa monthly chart. Ayan. So tingnan po natin ano. Tapos sa moving average, so 50. Okay, so wala. Ayan, kasi nga kasi simula pa lang eh. 100, tapos 200. Okay, so wala pa rin. Tapos kay cloud,
So kay Cloud wala rin, 'di ba? Oh, ayan. Yeah, sa mga indicators kaya meron. Okay, so hindi gaano kita. So si volume lang yung medyo kita, no? 'Di ba? Ayan, no? Super bullish ano, so meron demand dito kay Fruit. Okay, punta na tayo sa weekly chart. Ayan. Tapos i-check po natin si Heiken Ashi Candle. So dito kay Heiken Ashi Candle, still bullish pa naman si Fruit, 'di ba? So grabe 'to, no, parang copy paste. Ayun, no. Since nung siya ay ano ba 'to, October. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 weeks na siyang bullish, ano. Based dito sa ating Heiken Ashi candle. So let's go back sa normal candle. So dito sa ating normal candle, okay. So i-check po natin yung kanyang support and resistance. So sa part na to, okay, so resistance to possible, ano. Okay, around here. Diyan. Sa 1.85 pesos. So pagka nag breakout, edi possible, edi retest dito yan. Isa gawin rito sa may taas, no? Ayan, sa may 2 pesos. Okay, tapos yung support. So yung support natin dito, possible, eto siya. Diyan, ano? Sa 1.60, ano ba ito? Ayan. 1.6. Tapos, sa moving average, so let's start with 50, tapos 100, tapos 200, okay? So, hindi makakita, ano? Kasi nga, kasi simula pa lang, eh. Tapos, kay Cloud. So, ayan. So, fresh, ano pa ito? Crossover dito, ano? Di ba? Ayan, oh. So fresh crossover dito sa weekly chart. So this is a good sign, no? Ayan, pero sana ma-sustain at siya ay mag-breakout this week. Tapos KRSI, so overbought na rin to si Fruit. So medyo risky na pagka ganyan, no? Tapos so kay MACD naman, higher highs kay histogram, tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. So, diba? So, ayan. Tapos, so, kay volume naman, so, meron ba tayong demand? So, ayan. So, meron eh, diba? So, we have here a nice breakout. Ayan, no? Okay, so, tingnan po natin. Tapos, yung next, okay, edi si, sino ba? Fruit, tapos si Nickel. Okay, so i-check po natin to, no, si Nickel. Ayan. Tapos punta po tayo sa monthly chart. Okay. So, ayan. So, check po natin dito, ano? Tapos, edi syempre, palitan natin ng Heiken Ashi Candle. So, based dito kay Heiken Ashi Candle, si Nickel is still bullish, ano? Diba? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months na tayong bullish dito kay Nickel. So, that's why. So, based lang dito sa pure price action natin, siya ay nasa markup price, diba? So let's go back sa normal candle. So based naman dito, so siya ay nasa resistance, no? Diba? So we have here series of touches. Okay, so pwede pa natin extend ng konti. Diyan. So we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, pagka nag-breakout to si Nickel, edi possible ang next resistance is
Saan? So possible dito po. Ay around here. 6.3, no? 6.3 pesos. Or here sa 5.35 pesos. Tapos yung support, edi syempre saan? So possible po dito. Okay, around here. Diyan, ano? Sa 4.4 pesos. 4.4 pesos. Diyan. Tapos, i-check po natin yung kanyang moving averages. Let's start with 50. So, 50. Tapos, 100. Tapos, 200. So, still intact pa naman, ano, diba? Ayan. So, nag-breakout pa nga dito sa may 100, eh. Eh dito cloud, so okay cloud, okay pataas naman eh, di ba? So parehas pataas si upper and lower cloud, nice, pero siya ay nasa resistance, no, di ba? So tingnan po natin kung magbe-breakout bukas. Ayan, tapos okay. So, dito naman kay RSI, so breakout tayo. So, siya ay nag-printout na ng higher high, no? Diba? Ayan, no? High, higher high. Tapos, so dito kay nickel, meron ba tayong trend line? Okay, so parang trend line po ito, ano? Pero hindi naman siya exact. O yan, so nag-breakout pa nga ng konti eh. Diba? So we have 1, 2, and 3. Pero nakasaw-saw lang dun, ano? Yan sa may taas. So bali dito sa part na to, pwede rin resistance kasi to eh. Diba? Ayan na. Ayan. So tingnan po natin kung makakapanik dyan. Tapos, so kay MACD naman is ayan, so nagda-diverge naman si MACD line at signal line. Tapos kay histogram, series of higher highs. So based dito kay MACD, okay, sa ating monthly chart, si nickel is still bullish, no? Ayan. So what about kay OBV? So based dito, so we have here a nice breakout. Ayan, so meron pa rin tong demand, no? So based dito sa kanyang volume. So ayan. Tapos i-check po natin sa weekly chart, no? So dito po sa weekly chart, pwede same lang tayo ng gagawin. So tingnan muna natin si Hiken Ashi Candle. Okay, so base dito still bullish pa naman din, ano? Ayan, no. So grabe guys to, ano. Super bullish, ano, since October. Ayan. Tapos let's go back sa candles. Okay. So i-check po natin sila moving average. Let's start with 50. Tapos 100. Tapos si 200. Okay. So medyo malapit naman, ano, tapos si 50 day is pataas na yung kanya trajectory. 'Di ba? And nasa well si 100. O yan, so pareha silang nagko-converge kay 200. Tapos so kay cloud. Okay. Oh, 'di ba? So base dito still pataas naman din, ano, si upper and lower cloud. Oh ayan. Tapos sa moving average, so 50, tapos 100, tapos 200. Okay. Oops. So naulit guys, ano,
Ayan, so ito pala si Cloud. Ayan. So naulit din. Ayan, so medyo ano lang ano. Medyo inaantok lang ako. Ayan, kaya nga nagkakape ko ngayon eh. So dito naman, kay RSI. So kung titignan natin yung kanyang past performance, way back 2011 ano, diba, ayan no. So tingnan natin yung kanyang trend. Okay, so based dito, so medyo delicates na to guys no. So resistance to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So kung tataas pa is bonus na lang pagka ganyan no. So super risky na. O ayan. Tapos kay MACD, so nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Tapos okay, so sa ating histogram, so medyo sideways no. Ayan si nickel. So based dito, kung tayo ang tatanungin, so medyo ano na to, neutral na pag gaganyan ano. And syempre dito, so kung papansinin natin, so para siyang spinning top na doji candle ano. So possible pag gaganyan is reversal pattern na. So yun nga lang, kailangan natin ng confirmation candle. Ayan. Tapos sa volume, so base dito, okay. Ayan, so meron pa naman eh. So kahit na si RSI is overbought, pero kung siya ay meron pa rin demand, eh di tataas pa rin yan ano. Ayan, so tignan po natin to. Tapos yung next is si TBGI. Okay, so marami nagpo-post dito eh. Ayan, kay TBGI yan ah. Okay, so check po natin to. Tapos, ayan, sa monthly chart. So, based dito, so check po natin, ano? Okay. So, we have here, oh, ayan, so resistance na po ito, ano? TBGI. Ayan, so resistance na siya. Series of touches. So we have ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So tingnan po natin kung makakapanik si TBGI dyan sa may resistance, ano? Sa may 0.30, ano ba to? 0.37. Ayan, tapos yung next, so kung siya ay makakapanik, ede dito. So saan? 0.37, and possible dito muna tayo hihinto dyan eh. Dyan ano. Ayan. So dito po yun sa 0.41. Ayan yung ating next resistance dito kay TBGI. So yung support is nasaan? So based dito, yung support natin possible dito. Ayan, support to no? Sa may 0.32. Diyan. Tapos no, ayan. So i-check po natin kay Heikin Ashi. So still bullish pa naman dito no, based sa monthly chart and kay Heikin Ashi. So wala pa ring wick sa may baba. Okay, so let's go back ulit sa normal candle. Ayan, para ma-check natin yung kanyang moving average. So let's start with 50. So 50, nice breakout ano, fresh breakout dito. Tapos 100, nice. Okay, tapos 200 na, diba? So bullish to pag gaganito na breakout. O ayan. Tapos kay Cloud, so kay Cloud naman guys is hindi pa siya nakakapanik sa may taas eh. And as well,
super kapal ng ating cloud. Okay, so baka mahirapang basagin pag ganyan, ano. Eh, pero tingnan natin kasi meron pa naman siyang chance na talagang mag-rally pa, ano. Eto si TBGI kasi nga, based sa ating monthly chart, siya ay still bullish. Ayan. So dito naman kay RSI. So i-check po natin, ano. So dito, okay. So meron ba tayong resistance? Meron ba? Alright, so possible dito yung resistance natin, guys. So ayan, sa part na to, no, resistance. So sana po makapanik. Ayan, para talagang siya ay safe, no? Tapos yung support is here. Support. Diyan yung support, guys. Diyan, no? Tapos kay MACD, so we have here. So crossover, guys, no? Okay, si MACD line at signal line, tapos nag-print out na ng higher high sa ating histogram. So this is a good sign. So based dito kay MACD, si TBGI is bullish pa rin based sa ating monthly chart. Oh, ayan. Tapos kay OBV, okay. So tignan natin yung pinakamataas. Base dito, ito yung pinakamataas eh. Ayan, so malapit nang mag-retest dito, ano. Diba? Ayan, oh. Ayan, so sana nga, ano na siya. Mag-print out na ulit ng higher high, no. Ayan. Tapos i-check po natin sa weekly chart. So based dito sa ating weekly chart, okay, or sa monthly chart pala, ay tama pala, dito pala, ano ba yan? So sa weekly chart, i-check muna natin kay Heiken Ashi. So based dito kay Heiken Ashi, si TBGI is still bullish pa rin, diba? So wala siya ulit na week, ayan sa may baba. Tapos balik tayo sa normal candle. So nag-breakout na dito eh, di ba? Fresh breakout. So last week lang. So tignan po natin kung siya ay magre-retest dito, no, sa may 0.42. Ayan, kasi kung papansinin natin, this is a resistance. O, di ba? So resistance na to eh. 0.36. Okay? Ayan, no, di ba? Series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Oh, ayan. So what about sa ating moving average? Let's start with 50 tapos 100. Okay, so we have here a nice bounce, ano? So naghold po si TBGI sa may 100 day moving average. Tapos kay Cloud or kay 200. So si 200 nasaan? 'Di ba? So fresh breakout to, guys, no. Ayun, no. Kay 200. No, 'di ba? Super bullish pag gaganyan. Tapos eh kay Cloud kaya. So dito naman kay Cloud, so super pataas silang parehas, no. Si upper Cloud and si lower Cloud, 'di ba? Super to. Super bullish pag gaganyan, no? Ayan, parehas pataas eh. Tapos, kay RSI. Okay, so overbought na rin to, no? So, tingnan po natin kung tataas pa. So, based dito sa ating weekly chart. So, i-check po natin. Okay. Tapos, yung ating resistance. So, meron ba? Okay, so possible dito po. Hindi ba? Ayun, no? Series of touches na rito. Resistance na eh. Kaya, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So,
So, tingnan po natin kung makakapanik dyan, ano, yan sa may resistance. Tapos, kay MACD. So, kay MACD naman, okay, so, nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line. Diba? Ayan, o. Tapos, so, sa ating histogram, so, nag-print out na po siya ng higher high, which is a good sign pag gaganyan, ano. Ayan. And here, kay volume, kay OBV, so, breakout na siya, diba? Ayan, so, breakout na po. Breakout. So, based dito, super bullish talaga to si TBGI, no? Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2. At mamaya po, itatry po natin na makapag-upload pa na kahit isa, no, or dalawa. Ayan, pipilitin po natin kasi meron po akong lakad mamaya. Ayan, pero pipilitin po natin na makapag-upload pa po mamayang gabi or sa madaling araw, no? Ayan. So, isisingit po natin. So, salamat po sa inyong pakikinig at panunood. So, see you po sa next video. Bye-bye!